mo alam yung kaso? Yes, Mr. Chair. How about President Marlon Roset? Do you know the case of Pastor Kiboloy? You can read it anywhere. You can read it in the news. Hindi yan yung sagot na tinatanong ko. Do you know the case of, huwag ako yung tanungin mo, yes, Mr. Marlon Rosete? Yes, Your Honor. Rolex Silpik, Attorney Rolex, hindi ko mabas. Well, Your Honor, I read about yes it. Yes or no? Are you aware po? Yes or no? Well, I read about it. Magandang araw sa atin at ito po ang ating panibagong update. At nagbida-bida nga itong si Franz Castro na dating nasangkot naman sa kasong kidnapping sa mga kabataan na gusto o manong Eric Roth sa makakaliwang grupo. At ngayon nakaupo na bilang kongresista ng Acti Church Party List. Ganito ang sistema ng ating gobyerno. Ganun pa man mga kababayan po natin, ito yung pinaka-highlight po natin. Ang kanyang mga tanong sa franchise ng Isiminay. Kung tutusin mga kababayan po natin, walang rason na pag-imbestigahan ng House of Representatives itong Isiminay News. Dahil ang isyo ay si Kay Eric. Nagtanong ito kung totoo nga ba na 1.8 billion ang travel fund ni House Speaker Martin Romualdez dahil may na-receive ito na impormasyon mula sa kanyang dalawang source, isang anon at isang kaibigan na umano'y nasa Senado na pilit gustong pangalanan ng mga kongresista at iba nang isa na nga dyan o dalawa, tatlo sila ang gustong banggitin ni Kay Eric ang totoong pangalan. Ngunit hindi ito binanggit ni Kay Eric bilang proteksyon sa kanyang source na umano'y nasa Senado. Mga kababayan po natin, ang gusto ngayon ipilit ni Franz Castro ay marami umanong kaso itong Isiminay at nagpapakalat ng fake news. Bakit niya nasabi yan? Dahil madalas sila ang nagiging pinag-uusapan dito sa programa ni Kay Eric at Kabadoy. Itong laban kasama ang bayan na gusto nga silang ilaglag dahil sila umano ay kasama sa mga nagre-recruit, nanghihikayat sa mga kabataan para maghimagsik o labanan ang ating gobyerno. Nung pagdinig sa Senado, mga kababayan, ay nabanggit din mismo na mga kadring nagsibalik gobyerno itong si Raul Manuel na umano'y kasama nila sa pamumundok para mag-encourage sa mga kabataan na sumanib sa mga kaliwang grupo. Pinangalanan si Manuel na ngayon ay gustong paimbestigahan ni Senator Bato de la Rosa. At kung magsasalita ito, mga kababayan po natin sa pagdinig patungkol sa franchise ng Isiminay, akala mo napakalinis. Walang ginagawang krimen or hindi gumawa ng krimen sa ating bansa. Pero wag ka mga kababayan po natin, siya pala ay isang leader o nagre-recruit ng mga kabataan na pumanig sa mga kaliwang grupo. Ito po ang kanilang interrogation na ginawa sa mga abogado ng Isiminay News. I would like to thank the committee for considering our resolutions, the resolutions of Makabayan Black, namely Representative Raul Manuel, Representative Arlene Brosas, and myself. In addition to the text of the resolutions, Mr. Chair, may we just put on record the following. First, we filed House Resolution 230 and House Resolution 1428 along with other measures condemning fake news peddling and red tagging of SMNI, which are pending in other committees, Mr. Chair. Fully aware that the powers of Congress must never be used to stifle press freedom and free expression. Back in 2020, we voted for the renewal of the franchise of ABS-CBN and vigorously opposed the denial of its franchise driven by personal vendetta of a president stung by a free press. That is why our resolutions called for accountability of SMNI for its violation of journalistic practices and principles of basic human decency, but only insofar as its accountability under the laws being implemented by the NTC. Our prosecutorial services, the DOJ and the Ombudsman and other agencies of the government. Our proposed legislative measures are in fact part of the greater campaign against disinformation and red tagging,
against any use of power and pulpit undermine democratic discourse and the rule of law. It is in that light that we in the Makabayan urge calm and objectivity in these proceedings to bring to light from undisputable evidences the violations of journalistic standard. I also want to deliver some remarks as a author and also to sponsor most especially House Resolution number 1428, which seeks to condemn the fake news peddling, baseless red tagging, and grave threats against our colleague, ACT Teachers Party List Representative Franz L. Castro by former President Rodrigo Roa Duterte and SMNI. Mr. Sir Chair, tayo din, bago tayo maging isang student leader, may mga panahon din naman na tayo ay naging bahagi din ng media sa ating campus. We participated in school's press conferences. Nung high school tayo ay naging bahagi din ng editorial board. Nung kolehiyo naman ay tumulong sa pag-revive at maging operational ulit ang ating student publication sa UP Visayas College of Arts and Sciences. Kaya ganun kahalaga ang pagtingin po ng mga kabataan sa papel ng media sa ating bayan. And with many young journalists who also participate in different levels of the school's press conferences, hindi po magandang ehemplo ang nakikita natin sa forma ng mga ginagawa ng SMNI o itong Sunshine Media Network International. Sa mundo naman natin, natural na merong mga pagkakaiba ng opinion. Pero sa huli-huli, Mr. Chair, naniniwala ang kabataan na dapat lahat ng opinion ay nagmumula sa katotohanan. Kung ano ang realidad, kung ano ang mga facts na meron tayo, yun yung pagmulan ng ating magiging mga gagawing opinion. Pero kung yung mga opinion ay hindi nakabatay sa kahit anumang katotohanan at nauuwi lamang sa mga baseless accusations, we must draw the line at dapat ay hindi natin hayaan ito. At dumulo na nga ang ganong naging trend ng mga baseless accusations and even red tagging sa death threat sa ating kapwa mababatas. Mr. Chair, to quote, sabi pa, and I quote, "Gusto kitang patayin, but I want to kill you softly." End of quote. Meron pa, Mr. Chair, "Kayo, ikaw, Franz, kayo mga komunista, ang gusto kong patayin." End of quote. And this is too much. Now, aside from, of course, our colleague who bravely spoke against these threats, nandiyan din mismo kinikilala natin ang liderato ng kamara na kinundin na din ang ganitong mga paratang. And even the international community has been paying attention. These statements and threats were condemned by the ASEAN Parliamentarians for Human Rights and the Governing Council of the Inter-Parliamentary Union. Before I end, Mr. Chair, SMNI, its hosts, and its shows have repeatedly engaged in acts of dissemination of fake news and malicious red tagging. It habitually engages in the reporting as news of misleading claims, deliberately disseminating false information, willful misrepresentation, wild accusations, and red tagging against the opposition, critics, and officials of the government in violation of the terms of its legislative franchise and to the detriment of public interest. With that, Mr. Chair, we thank the committee for putting this in the agenda of today's committee meeting. Kaya when it comes to analysis and commentary, ano naman po ang nakasaad sa code ng KBP? Again, in terms of analysis or commentary, fairness is the key to such commentaries or analysis. And mismo lumalabas ang taong ito at nag-deliver talaga ng mga statements mismo sa iba't ibang mga programs. Kaya factor po ito at hindi natin ma-atomize lang ang mga nasa SMNI. Ibig sabihin, kailangan din i-weigh natin ang ginagawa ng individuals in relation sa paano din ba gumagana talaga yung network. Yan lang, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Yung Juan, magkayakap si Juan. Twitter. Si Franz. Nakayakap. Mr. SMNI, on your record kasi 2020 nakalagay yung pangalang Apollo Kibuloy
ano tama, Kibuloy as ano no, as one of the stockholders, tama po ba? No, Mr. Chair. Our latest GIS, Mr. Chair. No, 2020. I'm asking of that 2020. So sa 2020 ninyo na information report or GIS yan, andun yung pangalan ni Kibuloy as your stockholder. One of the stockholders. There was already an amendment, Mr. Chair. 2020. I'm asking attorney of 2020 report. I have no record report. Of the 2020, Mr. Chair. Well, have you submitted it? Kasi nakita lang namin sa report. Your submission in the report. So paano mo sasabihin ngayong attorney na wala kayong record ng 2020, and you have said you are regularly submitting your ano no, your report. 2020. No? So 2020. So 2020, Mr. Chair, Pastor Apollo Sikibuloy was there. Yeah, as a stockholder. But tama? Amended already in 2020. No, I'm not asking for the amendments. In 2020, Pastor Apollo Kibuloy is the stockholder, one of the stockholders, right? Yes or no? Yes, Mr. Okay, Chair. Okay, so and then after 2021, after 2020, that is 2021, 2022, and at the present, wala na siya doon. Tama? Yes, Mr. Chair. Okay. So, nakalagay na lang doon, Executive Pastor of the Kingdom of Jesus Christ. Tama? The name above every name incorporated, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. As a stockholder, ito yung Executive Pastor of the Kingdom, and you have named that to be Marlon Acobo, yes, right? Yes, Mr. Chair. 53.46%. Nung 2020 po, how many percent yung share ni Pastor Kibuloy? We will provide a copy, maybe, Mr. Chair, next meeting, yeah. Mr. Chair, because we have no record yet in our possession, Mr. Chair. 750 ang ownership amount. So, in your report kasi, Sir Chair, meron siyang amount na, 750,000. So, si Kibuloy, tama po ba? Doon sa report nyo na sinabmit. Yes, Mr. Chair. Okay, so at ilang porsyento po yun ng buong stocks? Buong stocks. So our record is not, we are not in the possession of the record, Mr. Chair. Our record is only 2023 and 2022, Mr. Chair. Okay, so may I ask... So we can confirm that, Mr. Chair. So Mr. Chair, may I ask the record of 2020 to be submitted here, the list of stockholders, yes, and their and their shares? Yes, Mr. Chair. Okay, thank you, Mr. Chair. So, etong si Marlon Acobo, I have 53.46% share, tama po. So it's not Marlon Acobo, but the Executive Pastor of the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, INC. Well, and sabi, Mr. Chair, sabi mo kanina, etong Marlon Acobo, you are referring it to Executive Pastor of the Kingdom of Jesus Christ. Niname mo na yon. So, nakakalito kasi Attorney Mark, yung sinasabi mo kasi, niname mo na eh, sino itong Executive Pastor of the Kingdom of Jesus Christ, Marlon Acobo. Ang share niya po ay 53.46. But per GIS, the name, the owner of the 53.46 is the Executive Pastor of the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Who is that? So, it's Marlon Acobo, Mr. Chair. Yun ang... Pinagluloko mo kami, attorney, ha? Huwag ganyan. Mapipikon na ako. Okay, so, yun na nga yun. So, individual po itong tinatawag ninyong Executive Pastor. Individual po ito. Yes, Mr. Chair. Hindi siya organization. It is a soul? Corporation soul, Mr. Chair. Soul corporation? Sabi mo kanina, individual. Soul Corporation. Because it is registered under SEC. The Executive Pastor of the Kingdom of Jesus Christ is registered with the Securities and Exchange Commission.
Is this a corporation of Juan? Yes, Mr. Chair. Who is that person? Marlon Acobo, Mr. Chair. Yun. Sole proprietor. Sole corporation. No, it's Sol corporation of Juan. Ha? Corporation of Juan. Corporation. Pero corporation of Juan, isang tao lang. Kaya nga, sole proprietor. So it's not a sole proprietor. So ano siya? Corporation because of Juan. Corporation of Sol, it is registered under SEC. Sole proprietorship is registered under DTI. That's different. Okay. Sige. At pag sinabi po natin sole corporation, isa lang. One corporation person. Of one. Yes. Ah. There's only one stockholder, Mr. Chair. Okay. So, yun. So, how is he related to Pastor Kibuloy? He is Brother Marlon Acobo is the executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ. As for what date? As of 2022, December, and Pastor Apollo C. Kibuloy is the pastor of the Kingdom of Jesus Christ. Mr. Chair, maybe we can ask the submission of the document. Mga documents. Yes, we'll submit and we'll ask also, Mr. Chair, can we invite Marlon Acobo here in our next meeting, Mr. Chair? Okay. Yes, Mr. Chair. Okay. Okay, thank you po. But he is in Dubai now, so we can we ask for maybe 2 weeks or 1 week okay. From now? You take yeah. Thank okay. You. Sige. You said at present, Kibuloy is the honorary chairman of SMNI, right? Kasi yes. Alam mo kanina. Yes, Mr. Chair. Okay. So as an honorary chairman, ano po yung role niya sa SMNI? It's just a symbolic, Mr. Chair. Okay. Symbolic chairman. So wala siyang so, control. No function, no control. No day-to-day decision of the corporation. Okay. And sinabi mo rin kanina, Mr. Chair, that Kibuloy is a black timer din. Yes, Mr. Chair. Yeah. In fact, I can present, Mr. Chair, right now, a receipt that the Kingdom of Jesus Christ is a black timer of SMNI. So are you aware of the case that Pastor Kibuloy is in the ano? At in fact, he is considered as the FBI most wanted FBI for serious crimes. Are you aware? The SMNI? Are you aware po? Per news, yes, I'm aware, but I have no personal knowledge. Who has a personal knowledge? I am not the lawyer of Pastor Apollo C. Kibuloy with respect to that case. So hindi mo alam yung kaso? Yes, Mr. Chair. How about President Marlon Roset? Do you know the case of Pastor Kibuloy? You can read it anywhere. You can read it in the news. Hindi yan yung sagot na tinatanong ko. Do you know the case of, wag ako yung tanungin mo, yes, Mr. Pastor. Marlon Rosete? Yes, Your Honor. Ang tanong ko, are you aware of this case ni Marlon, yes. ni Kibuloy? Yes, Your Honor. Okay. How about Attorney Rolex Silpik? Attorney Rolex, hindi ko mabas. Well, Your Honor, I read about yes it. Yes or no? Are you aware po? Yes or no? Well, I read about it, so yes. Okay. But I'm not the lawyer anymore. I don't even know. So hindi ko po tinatanong kung kayo po yung lawyer. Tinatanong ko lang po. Okay. So ito po yung fact, no? Narinig nyo naman mga kababayan kung paano nga sinupalpal itong si Franz Castro na tila ba kulang ang kanyang pag-research sa totoong pagmamay-ari ni Kibuloy at sa totoong may-ari nitong SMNI News at dito napahiya nga sila ni Raul Manuel dahil ang gusto nila kasi idiin at sirain dito si Pastor Kibuloy na siya namang tinatarget ng House of Representatives ngayon dahil ito nga ang tahanan ng mga Duterte kung saan dito malaya silang makakapagsalita ng kanilang komento sa loobin sentimento pagkaugnay sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno na tila ba wala ng oposisyon. Dahil itong mga kaliwa at itong si Martin na tila ba tumatayong pangulo ngayon ng ating bansa at gustong maging martial law. Dahil kung sino man ang magbabatikos sa kanya ay agad niya pinapatawag, pinapaimbestigahan ha, dito sa House of Representatives at ginagamit itong makakaliwang grupo at ilan sa kanya mga alipores na mag-file ng House Resolution para kunwari ay wala siyang alam at sabihin na karapatan umano ng bawat kongresista na mag-file ng resolution ayon sa kanila. So, malinis. Ah, pero planado ng isang
liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Kayo po mga kababayan, malaya po kayo magbigay ng inyong sariling opinion, sariling saloobin patungkol sa isyong ito. Kaya huwag kalimutan mag-iwan ng komento sa ating comment section. Maraming salamat at para sa ating susunod na update, paalam sa kayo.